Sa isang tahimik na lugar kung saan naninirahan ang isang grupong sukdulan ang pananampalataya. Binuksan sa amin ang pintuan para silipin ang kanilang pamumuhay. Ano nga ba ang pundasyon ng kanilang paniniwala? Nandito tayo ngayon sa isang compound sa Indang, Cavite. Sabi kasi nila, meron daw isang religious organization na lahat ng mga miyembro nakatira sa isang buong compound. Tinitignan natin, very typical lang naman tong compound na to. Tahimik, maaliwalas, maganda. Actually, maayos siya. Kanina, meron lang ako nakitang stock dun sa gate. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin, no? Naalamin natin mamaya. Ginagawa niyo? Ini-decoration ko ito, ang dambanan. Ah, dambanan ng kasaganahan ang tawag dito? Opo. May nakita po ako dun sa gate na stock na halagay. Mm-hmm. Ano po ba ibig sabihin nun? Stock? Opo. Samahan ng tunay na anak ng liwanag at katotohanan. Itong mga compound na to, ang dami-daming mga bahay sa loob. So talagang isang buong community na sila dito. Morning po! Mukhang ito yung pinakasimbahan nila. Kung saan sila nagdarasal, sumasamba. Tingnan natin. Sa murang edad, napansin kong mulat na ang mga kabataang ito sa taimtim na pananalangin. Dito ko nakilala si Ryan, isa sa mga batang miyembro ng grupo. Paano ka na pasama rito sa grupo na to? Actually, hindi pa ako ipinapanganak ng magulang ko. Andito na ang mother ko. Mm-hmm. Kumbaga, nagkaroon siya ng karamdaman at dito siya nagpagamot. Tapos, alam mo yun, yung calling. So parang ipinanata ka na ng ina mo na maging bahagi nitong grupo na to. Ang sabi niya nga, hindi kita pinipilit kung ikaw ay makikiisa sa akin, kung ikaw ay makikisama sa aking pinupuntahan. Katsayan, di ba? Apo, katsa. Bakit kayo nakaganyan? Nagkakatsa kami kasi ito yung panahon na sinusuot namin kapag magdadasal kami. Ang pinapakita namin dito is fair kami o yung fairness namin kapag yung nagpe-pray kami kay Lord. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat kami pantay-pantay. Pinayagan kaming makapasok sa loob ng kanilang sanktuaryo, ang lugar kung saan sama-samang nananalangin ang mga itinuturing ng mga anak ng liwanag. Kailangan lang naming tanggalin ang aming mga suot sa paa. Kung makikita po ninyo dito sa kanilang sanktuaryo, iba-iba yung mga images na makikita dito sa loob. Merong Maria, may Emmanuel, pero meron ding El Moria, Lanto, pati yung Buddha, pati yung mga gods and goddesses ng iba't ibang elemento, ito, ng dagat. Tapos ang pinaka-sentro, bukod dun sa mga nakikita natin sa mga simbahan ng mga Christians, mga Catholic, sa pinakaibabaw, nandun yung Inang Reynang Mapalad. Tiningnan ko ng mabuti ang mga imahe. Bilang isang sagrado katoliko, napaisip ako kung sino si Birheng Reynang Mapalad. Nakadagdag pa sa aking pagkalito ang mga larawan ng iba't ibang paniniwala.
Ang Inang Birheng Rin ng Mapalad, siya ang pinakamataas na espiritu na gumanap noong unang-unang-unang panahon pa. Na hindi lamang ang Panginoong Jesus natin ang kikilalanin sa panahon ngayon dahil siya ay isang ina. Kumbaga, ina ng sanlibutan na hindi pa kilala ng marami sa panahon ngayon. Bakit magkakasama po dito yung iba-ibang mga images? Binibigyan namin sila ng pagkilala. Hindi hadlang ang iba't ibang uri ng relihiyon para magkaisa ang tao sa paniniwala at pananampalataya. Tigaya ng maraming religious organization, ang samahan ng mga tunay na anak ng liwanag at katotohanan ay namumuhay ng sama-sama. Dito, nakatira sila sa iisang komunidad kung saan sila natutulog, kumakain, at nagsasama-sama sa mga pang-araw-araw na gawain. Lahat kanilang pinaghahatian. Bawat isa may tungkuling ginagampanan. Bakit kailangan magkakasama lagi? Ito ay sakripisyong itinatag ng mahal na ina. Yung collective consciousness kasi ay napaka makapangyarihan yan. Payapa at taimtim ang paligid, pero nabasag ang katahimikan nang biglang... Tahimtim na nagdarasal ang mga anak ng liwanag. Nang bigla na lang. Sa kubong ito sa isang sulok ng compound nagmula ang nakababahalang sigaw. Ate Rose, sige, mabahala mo yun ate. Huwag mo yung palukod sa katawan mo, ha? I'm sorry. Sige. Bagamat tilang nakababahala, para sa mga manggagamot ng samahan, normal na raw ang ganitong mga eksena. Ang ganda pa ganda ako kami. Kung minsan, hindi lang daw isa o dalawang kaluluwa ang sumusukop sa katawan ng tao. Sa pagkakataong ito, limang kaluluwa raw ang sumusukop kay Rose. Tulungan mo kami! Tulungan mo kami! Ilan kayong nakalibing doon? Ilan? Mahigit kami 30! Anong gusto mo? Kulang pa yung panalangin. Kung anong alam nyo, gawin nyo! Matulungan nyo kami! Bilisan mo para ano masabi mo lahat. Pagkatapos lang, ilang minuto lang. Paalisin ka lang. Ikaw ba nawa kay Ate Rose? Sarado na yan. Ate Rose. Sarado na yan. Ate Rose. Mahirap
Nang makita kong tila nagbalik na ang malay ni Rose, tinanong ko agad kung anong naramdaman niya. Ayan ang bigla lang naman ni Joe, ganito po. Tapos parang buong hanggang dito na mamanihip. Wala na siyang alam na, kasi lokob na lokob eh. Basta ngayon, masakit lang ang ulo ko. Matagal at mahirap raw ang magpaalis ng sumusukob na kaluluwa. Una, kailangan ng taimtim na panalangin mula sa pasyente at manggagamot. Makamdan din ang kaharian mo, to pa rin ang hinais mo rin sa lupa kasama ng salamin. Sinusundan ito ng pagdadampi ng manok sa dibdib. Ginamitan namin siya ng manok kasi malakas talaga yung sapi niya. Ang sumasanib sa kanya ay kaluluwa. Kinagamit namin sa panggagamot ay yung manok para dun isalin yung karamdaman ng tao. Para hindi naman kami, ang bilang manggagamot, hindi kami ang talaban ng sapi niya, hindi kami ang balikan. Tapos ay ilalabas ang mainit na mantika na siyang ipinapahid sa katawan ng pasyente. Kung di uubra, nilalapatan pa nila ng dinasalang papel na may mantika ang pasyente. Takot daw kasi ang mga kaluluwa sa papel na ito. At para tuluyang mapalaya sa mga sumasanib na kaluluwa, isasaboy ang tubig para selyuhan ang katawang lupa ni Rose. Saka magpapagpag ng walis tingting para umalis ang mga kaluluwa sa paligid. Isang paraan ko lang pagpapaskas sa kaluluwa. Dinami-dami na nang pinuntahan ko manggagamot. Parang dito lang magaan ang aking kalooban. Tsaka dito lang ako talagang parang naramdaman kong umu-okay yung katawan. Pero ako kasi talagang naniniwala ako sa spiritual. Pero kung hindi, matagal na akong patay. Minsan na raw siyang nagpatingin sa doktor. Ngunit siya rin ang tumangging magpagamot dahil sa kawalan ng tiwala sa mga ito. At maging ang mga gamot na inireseta sa kanya, hindi rin niya ininom. Gusto ka lang mamit ni Nanay Jerome. Pagkatapos ng gamutan, sumama ako sa pagtitipon ng mga manggagamot sa isang kubo. Dito ko nakilala si Nanay Thelma, ang kanilang pinuno at siyang nilulukuban umano ng banal na espiritu ng Birheng Rey ng Mapalad. Pero sino ba talaga ang Birheng Rey ng Mapalad? Ngayon pupunta na po tayo dun sa bulwagan kung saan nila isinasagawa yung prayers nila para masaksihan natin kung ano ba yung mga panalangin na isinasagawa nila. Ito ang sisiting gabay sa lahat ng kaluwalhatian. Nang ikatlong araw na buhay na pagbuhay, umakyat sa langit, naruklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyayari sa lahat. Ang dinarasal nila, yung tres-treseng panalangin. Kanina, nung pinakikinggan ko, halos wala namang pinagkaiba yung kanilang credo dun sa Apostles' Creed ng mga Katoliko. Sa pangalan ng Diyos ang Maina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So, Katoliko kayo? Katoliko talaga. Tapos, paano nagsimula po yung calling na yan? Narinig ko ang boses niya, sinasabi niya sa akin, maski nung mahulog ako sa ulog noon, akala ko patay na ako. Tumilapon ako eh. Boses po ni ng ama. Kilala ko siya. Paano niyo po siya nakilala? Napakilala sa akin. Tinatawagan na pala ako, ikaw si Thelma. Sasabihin mo sa kanila kung ano ang nararapat para maligtas sila ngayon dito sa mundo. Nang marinig ko ang mga sinabi ni Nanay Thelma, mas lalo akong nahiwagaan sa kanyang katauhan. Taong 1981 raw nang mamulat si Nanay Thelma sa kanyang mahalaga at natatanging misyon sa mundo.
namatay na ako noon. Second, yung nadisgrasya ako, nag-aaral ako sa Philippine Normal College. Pagkatapos, nahulog nga ako sa saulog, napatilapon ako. Akala ko patay na ako. Pagkatapos, itong kaliwang baa ko, na-sprain talaga. Pero ang tawag ko sa nanay na inanalagin sa klo, tulungan po ninyo ako. Nung makita ko, gas-gas lang pala itong binti ko ganito. Simula noon, may lalong tumindi ang aking mga panalangin. Sa loob ng mga bakod ng compound, namumuhay ng tahimik ang mga anak ng liwanag, malayo sa kamunduhang alalahanin. Pero minsan may mga problemang nakakapasok pa rin. Mismong si Nanay Thelma na ang umaming hindi sila ligtas sa mga pambabatikos. Tapos na yung panloloko eh. Tapos na yung pangungwarta. Na kung tutuusin nga dito sa atin, pag sinasabi nilang iaalay, ano na naman ang husga sa amin, nangungwarta lang yan sila. Pero ang dami-daming gumaling na dito sa pag-aalay ng kanilang katawang lupa. Meron po bang kapalit yun? Donation lang. Kung magkano ang gusto mong ibigay, halimbawa 100, magaan lang naman ang kanyang karamdaman, iaalay siya. Nahingita kami ng 1,500, 3,000, kung isang pamilya na ang talagang kagaya yung kanina nakita ninyo. Magkano po yung ganun? 10,000 yun. Kung ayaw nila, okay lang sa amin. Sila ang may karamdaman, sila ang humihingi ng tulong. Kung ayaw nilang tulungan ang kanilang mga sarili, wala kami magagawa, hindi namin sila mapuwersa. Paano po kung hindi sila nagbayad, gagaling ba sila? Tanong mo yan ha, hindi ako sigurado. Panalangin ang itinuturong sandata ni Nanay Thelma para maisalba ang mundo sa kasamaan at ganap na kapahamakan. Maya-maya pa, nagtaka ako kung bakit kinailangan bumalik sa loob ng kubo ng mga matataas ang katungkulan sa samahan. Sa aking kapangyarihan, ako ang nagpadala dito sa kanila. Ulitin ko upang kayo, samahan ng mga tunay na anak ng liwanag at katotohanan, ang maghasik sa kanila. Isa pala ito sa pinakaabangang sandali ng mga miyembro, yung pagkakataong nilulukuban umano siya ng banal na espiritu. Ngunit ako'y patuloy ninyong nilalabas tangan. Patuloy ninyo akong iniiwan sa isang sulok kung saan ninyo gusto akong iwan. Ang lolo nga, lolo ninyo, ang ama ko, yung sumasa akin, ama niya, si Maha Chauhan. Sorry po ah, pero kasi di ba sa Catholic, hindi naman po siya nai-introduce hindi na sa atin. Pero ang kilala lang natin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Puro ang pinaka-dinadasalan ninyo? Ang amang kaama-amahan, inang kaina-inahan. Si Maha Chauhan. Maha Chauhan. Okay. Pero hindi yan ang tunay niyang pangalan. Anong po? Nung ginamit lang niya ang katawan lupa ni Maha Chauhan. Hindi ba nakakalito yon? Hindi, Maris, hindi nakakalito. Huwag mong kukunin ang prinsipyo ng isa na kontra sa dibdib mo. Kahit kausap ko na mismo si Nanay Thelma, tila mahirap pa rin maintindihan ang paniniwalang ipinapahiwatig niya sa akin. Bakit po may tungkod kayo? Sa lolo ito, sa amang kaama-amang. Kay LM. Ano po, sino po si LM? Bakit po mahirap maintindihan si Nanay Thelma? Kasi ang presensya ng espiritu ay kapag ka na siya ang kausap mo, hindi mo na makikita agad, lalo na't kung baguhan ka. Yung kausap ko, hindi lang si Nanay Thelma. Hindi lang siya. Halfway. Alam mo yun, yung may pagkakataon na siya, may pagkakataon na nando doon yung presensya ng banal na espiritu. Mga kalihim Diyos yan ay sinisiwalat na ngayon. Habang inililibot ako ni Nanay Thelma sa kanilang tahanan,
may pambihirang bagay na naman siya ipinakita sa akin. Ang tinatawag nilang hiyas na di pangkaraniwan ang pinagmumulan. Ito ang suot ko, lumabas yan dito sa puso ko. Ito pong yellow na ito. Ito, lumabas din po sa katawan niya. Meron sa paa, meron ito, ito. Sa ulo, meron sa kamay. Yung singsing niya, dito naman lumabas. Diyan, may butas pa oh. Ginanon lang, pinakuha sa kamay. Hindi masakit? Hindi, walang ang kasakit-sakit. Pag natinignan mo sa kamay niya, kala mo pawis lang. Pero pag kinuha na niya, doon tumitigas, tapos binibigay doon sa taong gusto niyang bigyan. Ano yung sabihin po noon? Ba't may lumalabas sa inyong mga hiyas? Bigay nga niya. Yun ang isang kapangyarihan. Yun ang himala na hindi ko maintindihan. Pag sino ang gusto niyang pagbigyan, nagbibigay. Anong nagagawa po nung hiyas na yan? Protection. Mahirap mang paniwalaan ang mga ipinapakita sa akin ni Nanay Thelma, kumbinsido siya at maging ang kanyang nasasakupan sa paniniwalang ito. Matibay ang pananampalataya ng mga anak ng liwanag. Kabilang si Ryan sa mga kabataang aktibo sa prayer service ng samahan noong linggong yun. Kapag linggo po, dito po kami sa may amin, meron po kaming service. Sagrado raw at talagang pinaghahandaan nila ang araw ng linggo dahil ito ang inilaan para manilbihan sila sa Diyos at sa Birheng Reynang Mapalad. May sayawan. At nakaaaliw na pag-aalay sa Sunday service nila. Bukod sa nagbibigay saya sa bawat isa, ito rin daw ang nagpapatibay sa kanilang samahan bilang isang organisasyon. Pero si Ryan, sinabihan kaming may lakad pa siya pagkatapos ng service. Di ko inaasahang sa isang tradisyonal na katolikong simbahan pala ang kanyang tuloy. Hindi ka ba nahihirapan na i-reconcile yung ginagawa mo, yung pananampalataya niyo doon sa stock, tapos ngayon dito sa Catholic Church? Hindi po kasi nagkakaiba eh, dahil kinikilala din po namin ang mga santo at santa na kinikilala po sa Catholic. Kumbaga yung nasabi ko po sa inyo kanina nga na mas pinatitibay lang po ng samahan namin, ng stock, yung aming paniniwala sa Panginoon. Kahit raw kasi nakapagsilbi na siya sa Diyos sa ibang pamamaraan bilang anak ng liwanag, hindi pa rin naman niya kinakaligtaan ang kanyang obligasyon bilang isang Katoliko sa araw na yon. Sa maikling panahon ng pananatili ko sa piling ng mga anak ng liwanag, nakita ko ang isang pagsasanib ng iba't ibang paniniwala. Mula sa ritual na tila nakaugat pa sa mga sinaunang babaylan, hanggang sa paniniwala sa pagsukob ng espiritu sa katawan. Sa loob ng kapatiran, maaari raw itong pagsamahin sa iisang bubong. Lahat yan ay nilikha ng Diyos. Lahat wini-welcome namin. Ibang pamamaraan lang namin, pero hindi maaaring isang ganinyo at hindi ninyo irerespeto ang ibang reliyon. Yun ang turo sa amin. Sa huli, marahil ang mahalaga ay ang patuloy na pagtatanong, ang pagiging mapanuri at ang masusing pagpili. Magandang gabi po. Ako si Mariz Umali at ito ang Eyewitness.